Good morning, mga kagala, mga kabakal, mga mahal kong subscriber at aking mga silent viewer. Kumusta po kayo dyan? Ito na naman po ang iyong lingkod, si Tagaling! Sa araw na ito, mga kagala, ay aking ibabahagi sa inyo ang isang parte lamang ng aking ginagawa sa araw-araw. Ipapaliwanag ko lang sa inyo, mga kagala, ang auto body technician po ay all around. Mula sa gulong hanggang sa manubela ay hawak mo. Yan, mga kagala. At ang aking ipapakita sa inyo ngayon ay yung parte na kung saan ako ay isang frame rack man. Ang frame rack man, mga kagala, ay yung pagtutuwid ng chassis sa mga nabanggang sasakyan, sa mga nahulog sa bundok, sa mga bumaliktad sa daan. Kung hindi nyo naitatanong, mga kagala, ang minsan ang isang truck dito sa Canada ay nagkakarga ng mga mabibigat. Minsan nagkakaroon ng aksidente yan. Minsan bumabangga dahil nalulus brake. Minsan nalalaglag sa bundok dahil sa yelo, nawawalan ng preno. Kasalanan ng driver minsan, hindi na control kaya bumabaliktad. Ang tendency nun, mga kagala, ay yung chassis ay bumabaluktot o kaya nag-twist. Yan. Kaya kailangan ng isang matinding pagre-repair sa chassis bago i-repair. Yan, ito tulad dito sa aking mga ginagawa. Bago dalhin sa repair shop, sa body repair ang isang truck na nadisgrasya, sa akin muna dadaan dyan, mga kagala. Kailangan ko munang i-align yung chassis, ibalik yung 100% na level ng chassis bago simulan ng anumang repair. Yan, mga kagala. Yan yung party ko sa ngayon dahil ako ay nadistino sa isang frame rack. Ako yung humahawak, mga kagala, sa mga frame bago dalhin sa repair shop yung isang truck na nadisgrasya. Yan. Ito, mga kagala, yung isang parte lamang ng isang auto body technician dito sa Canada, ang isang frame rack man. Dadaan ka talaga dyan, mga kagala. At ako ay isang, sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ituwid ang isang swing arm ng isang napakalaking crane, mga kagala. Ang nangyari kasi, mga kagala, ay na-overweight yung capacity na binuhat itong crane na ito. Kaya ang nangyari, nabaluktot, mga kagala, yung swing arm ng crane na ito. Kaya yan, kung nakikita nyo, naka-set up na sa isang mahabang frame rack yung swing arm. Yan. Yan ang ginawa ko dyan. Inalatag ko dyan yung swing arm. Pagkatapos, linagyan ko siya ng mga, yan, yung mga chain, kung nakita nyo, may mga cross chain yan. Pagkatapos, may apat na nakahawak dyan na pari-pariwas ang taas. Saka ko kukunin yung level ng bawat harap sa kalikod. Dumaan sa computer, yan, mga kagala. At ipapaliwanag ko pala sa inyo na yung frame rack namin ay computerized. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga bahagi ng mga yan mamaya. Ipupus ko kung paano ko pinapaandar, paano pino-operate yung computer frame rack machine na yan. Yan, mga kagala. Yan, nakaset up na siya. Dinalagyan ko siya ng iba't ibang chain para hindi siya mahulog o kaya yung parte na kailangan kong itaas ay hindi sumama.
Yan. Yan, kung nakikita nyo yung hawak ko, mga kagala pala, dito sa kailangan, mga kagala, kung nagtatrabaho ka sa isang frame wrap, kailangan safety first, mga kagala, kasi nakakatakot yan. Ang umaabot ng 10,000 pounds yung pressure, mga kagala, na ginagamit kong mga jack dyan, mga hydraulic jack. Kaya kung napapansin nyo, kung pinipindot ko yung button para pataasin yung jack, palagi akong nasa harap. Yan. Para safety. At complete rin ako ng mga safety sa pandinig, nakamasalamin, lahat. Kailangan safety ng safety ka. Mga kagala, totoo na ang isang frame rack man ay mabigat na trabaho, pero kaya natin yan. Sa tamang practice lamang, mga kagala, ay matutunan ng bawat isa kung paano ang gumawa. Yan. Ang paggawa pala dyan, mga kagala, ay dumadaan sa computer bago isa lang, ay bago ito weigh, ay mayroon na siyang reading at nalalaman mo na kung gaano kalaki ng twist, gaano kalaki ng bend o kaya sway. Yan, mga kagala. Naka-record lahat yan, mga kagala. Bago i-repair, isi-send muna namin yung reading sa computer sa main office. Yan. Pagkatapos, yung main office, isi-send dun sa may-ari yung reading. Saka nila i-approve kung gagawin o hindi, dun na magsisimula ang presyuhan. Kung gaano kalaki ang sira, mga kagala, dun din ka, ganun din kalaki ang labor niyan. Kaya ang pagpe-frame rack, mga kagala, ay kailangan ng tiyaga. Tiyaga. Kasi once na sumubra ka, mga kagala, ng tulak mo, pag in-release mo yung kadena o in-release mo yung jack, pag hindi bumalik, nako, napakalaking problema, mga kagala, sapagkat lahat ng chain mo, lahat ng position na inilagay mong jack ay babaguhin mo. Babalik ta rin mo lahat. Yan, ganyan kahirap, mga kagala, yung pagtuwid sa isang chassis. Kung sumubra ka, kailangan mong ilipat lahat yung mga gamit mo. Kailangan mong itulak pabalik na naman. Yan ang napakahirap na parte ng isang frame rack man. At ang pinakamahirap dyan, mga kagala, ay yung nakakatakot. Dahil sa sobrang lakas ng pressure ng mga hydraulic jack, kung magkamali ka, malamang yun na yung katapusan mo. Dahil nakakatakot ang mangyayari. Hindi ko lang alam kung ano. Kaya ang ginagawa namin dyan, full train ka muna bago ka humawak ng frame rack. Dumaan ka muna sa maraming maraming training. Kailangan pros and don't sa isang frame rack man. Kailangan malaman mo yung mga safety measures, yung mga dapat mong iwasan. At ang kailangan dyan, malaman mo rin yung pag-operate ng tama. Kasi once na nagkamali ka, mga kagala, sa pagpindot ng mga button dyan, ay delikado. Kaya ang magiging frame rack man, mga kagala, ay isang mahirap na na trabaho ng isang body man. Kailangan mo mapasusing pag-aralan ng bawat isa
pag-aralan mo yung computer. Ah, yan ang isang ano, mga gala. Masasabi ko na mahirap para sa akin. Dahil ako, nung magsimula akong mag-body mat, zero talaga ako sa computer, mga kagala. Masasabi ko na cellphone lang o Facebook lang ang kaya kong pindutin. Pero pagdating mo rito sa Canada, mga kagala, kailangan mong matutunan lahat yan. Hamon yan, mga kagala. Hindi ka pwedeng humawak ng anumang trabaho dito sa Canada na hindi ka eksperto. Kailangan maipakita mo sa kumpanya o kaya sa boss mo na kaya mo na. O expert ka na, hindi mo lang kaya. Expert ka na sa bagay na yun. Bago ka nila pakawalan mag-isa. Kailangan mo mag-training, marami kang ano talaga. Kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mo na bago ka humawak ng anumang sarili mong posisyon. Mga kagala, masasabi ko pala na dalawang taong ko na pong hinahawakan yung dalawang taon na pong ako ang gumagawa ng mga chassis dyan. Ako nagtutuwid ng mga balu-baluktot na chassis. Sa mga susunod ko pong mga vlog, mga kagala, ay aking ipapakita sa inyo ang before and after ng mga ginawa kong mga chassis. Kung paano nyo makita, kung paano kabaluktot ng sinimulan ko, at kung paano naman katuwid pagkatapos. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga reading ng mga computer ng before and after. Yung gaano katagal gawin ang isang bagay, ang step by step kung paano ko itutuwid ang isang chassis na baluktot. Kung na-imagine nyo siguro, mga kagala, kung gaano kalaki, kalapad yung mga truck, mga trailer, yung mga chassis ng mga trailer. Ay nako, mga kagala, meron pa akong ikukwento sa inyo na siguro hindi kayo maniwala, na kung nung naisampa ko yung trailer na yan, dyan sa nakikita nyo yung pula na yan, hindi mo na makikita, kabayan, kagala, yung frame rack sa laki ng trailer na ginawa ko. Mas malaki, mas malapad kaya sa noon na panahon na yon. Hindi ko akalain na kaya kong gawin na yon. Medyo kibado ako, mga kagala. Dahil first time kong makakita ng ganung low bed. Yan, mga nagkakarga ng malalaking bulldozer. Nagkakarga ng mga malalaking Basta, mga malaki talaga, mga kagala. Hindi ko may paliwanag sa inyo kung gaano kalaki yung ginawa ko dyan. Pero may papakita ko sa inyo yung mga picture na kung paano ko siya itinuwid. Yan, yun. Mga picture lang, mga kagala. Kung paano nakaset up yung mga porto power, nakaset up yung mga jack. Yan, mga kagala. Mahirap, mga kagala, pero lahat natututunan. Basta may tiyaga, kailangan mong pag-aralan. Kaya ako, sa tingin ko sa sarili ko nung una, parang hindi ko kaya. Pero sabi nung boss ko, mag-training ka. Sabi niya, walang bagay na hindi mo matututunan basta pagsikapan mong pag-aralan. Kaya hinamon niya ako, mga kagala. Sige, tinanggap ko yung hapon, mga kagala. Dahil wala nung panahon na yon, yung dating humahawak dyan sa frame rack ay umalis. Kaya no choice kundi mamili sa amin. Mamili sa amin na pwedeng humawak dyan sa frame rack. Kaya ang nangyari, mga kagala, ako ang napili nilang ilagay dyan. Kaya wala akong magagawa kundi sumunod. Kaya nung pumunta ako dyan, basta sabi ko, hindi ko kaya, pero ko pipilitin ko. Basta bigyan nyo muna ako ng panahon na mag-training. Sabi ko, i-training nyo muna ako bago ko hawakan yan. Hindi, ganun nga nangyari, kagala. Yung isang foreman dyan, marunong yung isang foreman ko dyan. Pero
na marami siyang ginagawa, kaya kailangan niya ng tao talaga na steady dyan sa frame rack. Kaya yun, magaling siya sa computer, ako naman, kaya ko namang magtuwid, kaya lang, wala sa computer. Yung alam nyo naman sa Pilipinas, mga kagala, hindi naman computerized kung paano ko magtuwid. Basta diretso, okay na. Pero dito, hindi, mga kagala, computerized. Meron siyang laser light para basahin kung tama o tuwid ang isang bagay. Meron kaming kinakabit dyan sa ilalim dyan, mga kagala, ng mga signal na babasahin ng computer. Yan, pagkatapos magre-record yung computer, sasabihin niya kung saan ang mataas, saan ang mababa, saan ang baluktot, saan ang twist. Kaya, yun ang reading mo na i-report mo sa opisina, mga kagala. Pagkatapos mong yun, yun ang magiging isusolvin mo yun. Yun ang gawin mo. Kung saan ang mataas, ibaba mo. Kung saan ang baluktot, ituwid mo. Ganon, mga kagala. Ikaw nang balang dumiskarte at pagkatapos nun, yun ang mahirap. I-check mo uli sa computer. Yung computer mismo ang magsasabi sa iyo na tuwid na yung ginawa mo. Hindi yung mata mo, hindi ikaw. Yun ang mahirap, mga kagala. Pag isinit mo yung machine, isisit mo, i-check na ngayon yan kasi may ano yan, mayroong specification na tinatawag. Yung original na chassis na 100% may measurement yan. Kailangan sundin mo, mga kagala, kung ano yun nandun sa specification ng bagong chassis. Pag na-repair mo, pag na-ituwid mo, kailangan kung hindi man 100%, 98%, 2% lang dapat ang ano, ang mali dun sa hindi nakasunod dun sa 100% na specification ng bagong chassis. Yan, mga kagala. Kaya hindi ko sasabihin madali. Talagang mahirap, mga kagala. Pag hindi mo kaibigan yung computer, nako, talagang mag-away kayo. Pabalik-balik lang, mga kagala. Mahirap ituwid ang isang baluktot na chassis. Yahoo! Yahoo! Sana po, nagustuhan nyo po ang aking handog sa inyo na video sa araw na ito. Sana huwag na kayong magsawang. Subaybayan po ang aking mga vlog. Ito po ay mga bahagi lamang ng aking ginagawa araw-araw. At gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo kung ano po ang ginagawa ng auto body technician dito sa Canada. Kaya kayo, mga kaibigan, kayo mga kabataan na gustong pumunta rito sa Canada, hinahamon ko kayo na pumili kayo ng iyong mga skill. Pagbutihin nyo at simulan nyo, mga kagala. Ito po ay mga parte lamang sa pang-araw-araw ko trabaho, mga kagala, dito sa Canada. Marami po akong pinagdadaanang iba pang mga ginagawa. Kung napapansin nyo, iba-iba ang aking ginagawa. Meron sa body, meron sa chassis, meron sa under chassis, merong mechanical, merong electrical. Pero ito, mga kagala, ay isang hamon lamang na kailangan nating pag-aralan lahat at walang imposible, mga kagala, kung tayo ay porsigidong matuto. Ako pa sa sarili ko ay napapatunayan ko, mga kagala, na kung ikaw ay porsigido at desidido talaga na matuturan ng isang bagay, ay walang imposible, mga kagaya. Kagaya ko, dumating ako rito na hindi ko alam ng gumawa ng mga yan. Dito ko lamang natutunan, mga kagala. Dahil desidido ako at nagtanong-tanong ako, nangupya ako talaga totoo. Humingi ako ng tulong sa mga marurunong. Hindi ako nahiya, mga kagala. Kung hindi mo kaya, magtanong ka. Yan. Subok ko yan, mga kagala. Huwag kang mahiya na sabihin na hindi mo alam. Para yung mga iba na nakakaalam, tutulungan ka at ituturo nila sa iyo
kung paano ang tamang paraan ng paggawa. Hanggang dito na lang po ang aking video. At sana nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan o konting impormasyon. At may ibahagi ko rin po sa inyo kung ano ang trabaho ko dito sa Canada. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan sa araw-araw. Sana po ligtas po tayo sa anumang kapahamakan. At sana po huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at pindutin ang bell button para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Ito po ang iyong lingkod, si Tagane! Yahoo! Yahoo! Bye-bye! Salamat po!